Guys, yung problema natin, walang sealant ngayon. Kala ko ba't nauubos siya? Hello guys, welcome back to my channel. Isa na namang episode ng A Day with Eugene ang pinapanood ninyo ngayon. At ngayon guys, nandito tayo sa labas kasi meron tayong kailangan bilhin. At ngayon guys, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa Lancaster. Pero bago tayo magpatuloy sa video to guys, give us a thumbs up. Don't forget to hit that subscribe button, pati na rin yung notification bell para palagi tayong updated sa mga videos na ina-upload natin. And of course guys, huwag natin kalimutan i-like ang official FB page ng A Day with Eugene dahil doon natin ina-upload ang mga old videos natin para rin maging reference sa mga future subscribers natin. At kung nagbabala ka guys, tumira sa Lancaster, matutulungan kita, PM mo lang ako, i-like mo yung page ng A Day with Eugene, nandun yung telephone number natin. Matutulungan kita kung paano maging isang legit na homeowner dito sa Lancaster, New City. So guys, kung magiging homeowner ka sa Lancaster, New City or naghahanap ka ng bahay around Cavite, makikita mo guys maraming group ang associated ang Lancaster, New City. Maraming FB page dyan, maraming testimonial. Marami din guys, sa sobrang sikat ng Lancaster, maraming sinasabing negative about Lancaster, New City. Sa totoo lang guys, dalawang taon tayo nakatira dito, meron tayong mga positive at mga negative na naranasan. Ang tanong guys, ano ba talaga ang expectations natin sa Lancaster, New City? Ine-expect ba natin na perfect siya 100% or nasasabi lang natin yung mga negative na yan dahil homeowner tayo? Anong ibig ko sabihin doon guys? Pag naging homeowner ka ng Lancaster, New City, huwag mong i-expect na para kang hari o para kang reyna na lahat na lang ng ireklamo mo, isang pitik, nandiyan agad ang solusyon. Isa-challenge ko kayo guys, Lancaster, New City versus ibang subdivision at same price point. Marami akong kinala sa ibang subdivision guys na mas malala pa ang mga reklamo nila compare mo sa Lancaster, New City, sa subdivision na sinasabi ko. Mas mahal pa ang mga bahay doon. Ngayon, ganito. Napapagod na rin ako kakabasa ng kakabasa sa mga page ng iba't ibang Lancaster group at tinatagpay yung pangalan ko. Kinukuhanan ako ng opinion. Sa totoo lang guys, karamihan ng mga nababasa ko doon ay hindi na dapat ipinopost. Anong ibig ko sabihin doon guys? Karamihan ng reklamo doon, Southlink. Oo, pwede mo siyang i-post dahil may karapatan tayo mag-post ng mga reklamo natin. Pero, ang tanong, nagawa ba natin ng tamang action? Kagaya ng, for example, maraming reklamo tungkol sa billing. Maraming reklamo tungkol sa association dues. Ang gawin natin, pumunta tayo sa Southlink, dalhin mo yung billing mo, dalhin mo yung proof of previous payment mo, saka mo siya i-contest. Diba? Napaka-simple nun. Hindi yung magrararant ka agad sa Facebook na, ano ba naman to si Southlink, ganyan-ganyan. Aminado tayo guys, kahit ako nakakaranas ako ng malaking discrepancy sa billing ng Southlink. Pero dito tayo nakatira guys, anong dapat natin gawin? Natin yung sarili natin guys, may maitutulong ba yung pag-rant natin ng gagagano natin? Diba? Kahit saan natin daanin, wala. Hindi na makakatulong yun. Diba? Marami ka, gusto mo lang makakuha ng sentiments ng tao na oo nga si Southlink pangit, oo nga. O, nandun na tayo eh. Talaga may kapangitan nga siya. Pero hindi natin masasolve yun. Hindi natin masasolve sa pamagitan ng pagpo-post natin sa Facebook ng gano'n. Mas maganda kung may reklamo ka sa billing mo at alam mong nakabayad ka, pumunta ka sa Southlink
at i-contest mo yung billing mo at ipakita mo yung proof of payment mo. Alam ko guys, i-adjust nila yung pag nakakita sila ng proof. Same thing guys, nangyayari din yan sa mga telco, di ba? Aminin natin, kung meron kang Globe Line, Smart Line, nangyayari din yan. Bakit hindi mo ginagawang mag-post ng ganun? Di ba? Napakasimple lang. Isa pa, guys, ang sinasabi ko hindi na i-post, marami ako nakikita doon, inireklamo yung guide. Guys, nakakaawa yung guide. Yung guide, ginagawa niya yung trabaho niya. Ang sinabi, dalawang case to guys. Yung unang case, may nawawala daw mga bata. Bago pa to mag-ECQ, nabasa ko sa isang group, isang page. Nawawala raw yung mga teenager na babae. Bakit man lang daw, hindi man lang binabantayan ng guard na lumalabas yung mga bata. Dapat daw man lang sinaway. Ngayon, yung mga batang minor de edad, hinahanap ng mga magulang nila. Unang-una, ikaw ang magulang. Bakit mo isisisi sa guard kung nakalabas ang anak mo? Di ba? Pangalawa guys, nung hinahanap na yung mga bata, nung madaling araw, saan nakita? Lumabas yung mga bata. Nandoon, nakatambay kung saan. O di ba? Ngayon, isisisi niyo sa guard kung ba't nawawala yung anak niyo. Bakit ganun? Eh, anak niyo yun. Di ba? Lumabas yung mga guard. Kawawa naman yung mga guard na ginagawa yung trabaho nila. Isa pang kaso guys, recently lang, sa isang village, labas na naman yung guard. Alam nyo guys, kung dito kayo nakatira, talagang maiinis ka sa sobrang higpit ng mga guard. In a way, maiinis ka in a positive way kasi ginagawa nila yung trabaho nila, which is maganda. Sa ibang subdivision guys, kaya nagkakanakawan galing sa labas, hindi ganun kahigpit yung security. Ngayon dito mahigpit, naiinis naman tayo. Ano ba talagang gusto natin? Ang pangalawang case guys, meron ako nabasa recently sa isang FB page na meron daw nanakawan ng motor sa isang village. Take note ah, nanakawan ng motor. I think ano yun eh, Lancaster Villages. O sa unang Lancaster, hindi naman sa Lancaster New City. Okay, nanakawan daw ng motor. O ano guys, nung inimbestigahan, alam mo kung nasaan yung motor? Nasa Alpha Mart. Nakalimutan nung may-ari kung saan siya nag-park. Yung guide, kawawa na, pinagmumumura na sa FB group. Tama ba yun, di ba? Ano bang ipinupunto ko dito? Ay hindi, may isa pa guys, bago ko makalimutan. Ito guys, isa sa pinaka-example na hindi na natin dapat ipinupost sa FB. Dahil tayo rin, yung nagpo-post din ang lumalabas na katawa-tawa. Yung saging niya guys, yung puno ng saging niya, nabali yung isang dahon. Inireklamo pa sa FB page. Diba mga tao sa Lancaster, ganito ganyan. Nabali lang guys, yung sanga. Malay mo ba kung hangin lang yun? I mean, anong point ko rito? Guys, ang Lancaster maganda. 2 years na ako nakatira dito, napakaganda. Wala ka nang makikitang ibang village at this price point guys, na may ganito, may ganyang view, ganyang security, ganitong amenities, wala na sa ngayon. Lancaster New City guys, ito na ang pinakamaganda na tirahan ko. Sa totoo lang, bakit ko sinasabi to? Maganda ang Lancaster. Ang problema guys, sinisira nung mga tao yung impression. I mean, let's accept it, may mga flaws, may mga mali, may mga pangit sa Lancaster. Which is, I doubt kung mayroong village na perfect. Diba? Isipin natin yun guys. Yun ang pinapoint ko rito. Maganda ang Lancaster. Nasisira lang sa image ng mga tao. Ang totoo lang, yung mga tao ngayon, sina-challenge ko, may nagreklamo sa akin dati. Ang dami niyang sinasabing pangit sa Lancaster. I-challenge ko siya. Sabi ko, o sige ma'am, kung talagang ayaw mo, ipasalo mo yung bahay mo. Diba? Hindi ka naman lugi. O ayaw niya. Kasi sayang naman daw yung effort, ganyan. At maganda rin naman daw sa Lancaster. So, lumabas din ang totoo. Ito yung Lancaster residence, guys. Yan. So, lumabas din ang totoo, diba? Maganda naman talaga. Ang gusto lang talaga natin, perfect. Ang gusto lang talaga natin, lahat idudulot sa atin. Kung may konting tumulo sa bahay, gusto agad gagawin. Sa dami niyan guys, per schedule yan. Mag-
nagagalit sa, minsan na sa akin pa nagagalit, ayaw daw sumagot ng village admin. Guys, hindi ako taga village admin, isa lamang akong vlogger. Diba? At intindihin nyo guys, ECQ ngayon, kahit noon pa, iisa lang ang sumasagot sa mobile number ng ano, ng village admin. Sa dami ng tao dito guys, hindi lahat sabay-sabay maayos. Hindi lahat kayo sabay-sabay masasagot. Time out mo tayo guys, bibili mo tayo ng kailangan natin dito sa hardware. Dito yata guys, naiwan yung motor eh, dito sa Alphamart na to. Sa totoo lang guys, nandito tayo ngayon kasi bibili tayo ng clear sealant. Clear sealant kasi yung front part ng bubong ng bahay, tumutulo siya. Pero narinig nyo ba ako na grant? Facebook? Ano ba naman yan, true friends? Ang mahal na bili ko sa bahay ko, tumutulo yung bubong. Diba? Narinig nyo ba ako magaganon? Hindi. Kasi naiintindihan ko, posible talaga mangyari sa bahay yun kahit hindi kay pro friends. Kahit hindi sa Lancaster. Kahit sariling bahay mo na ipinatayo pa. Kahit sa bahay na pinamana pa ng lola mo. Gets nyo? Yun ang sinasabi ko guys. Kaya ang Lancaster guys, maganda siya eh. Sa akin naman wala yun dahil dito na ako nakatira. Kumbaga, hindi naman kayo yung nakakaranas ng sarap na hindi nadanas ko dito. Yung security na nai-enjoy namin dito. Hindi naman kayo yun, kami. Diba? So yung mga nangyayari guys, yung mga taong naghahanap ng bahay sa Lancaster, New City, pangat na agad yung impression. Diba? Well, wala naman bearing yun. Diba? It's for you to find out kung anong meron sa Lancaster, New City. Kung magpapadala ka sa mga negative comment o maniniwala ka sa mga taong nakatira dito. Guys, sa totoo lang, ilang group na ang nilayasan ko. Dahil talagang walang kakwenta-kwenta yung mga nakalagay doon sa mga nireklamo. Yung meron daw naninigarilyo sa kalsada. Eh, karapatan eh, hindi naman naninigarilyo sa harapan mo, di ba? Hindi naman naninigarilyo sa loob ng bahay mo. Di ba? I mean, yung mga, ano ba talagang gusto natin? Yun ang tanong dyan, ano ba talagang gusto mo? Expectation mo sa Lancaster, New City? Ang sinasabi ko, there's no such thing as perfect subdivision, perfect management. Nasa sa atin kung paano natin tatanggapin yung mga imperfections na yon at kung paano natin sa solusyonan. So guys, nasa unit up tayo ngayon. Tingnan natin guys kung makakabit tayo ng sealant dito. Guys, yung problema natin, walang sealant ngayon. Kaya natin sa handyman guys. Guys, successful! Nabili natin yung mga kailangan natin. At ngayon, oras na para umuwi. So paano guys, dito natin tapusin itong video na to. So, medyo mahaba na rin to. At sana guys, may napuro tayong aral sa episode na to. At yun, hihintayin ko kayong lahat dito, yung mga future homeowners natin. Maraming salamat rin sa mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin na A Day with Eugene. At sana mas marami pa tayo matulungan. So paano guys, ingat tayo palagi. See you soon and bye for now.